Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po muna sa dalangin mo po at tayo manalangin. Ama naming Diyos, minsan pa kami ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa oras na ito. Humihingi kami, Panginoon, ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala. Knowing na ang kasalanan ng maghahadlang upang ang pagbabala na pumula sa iyong salita ay hindi namin matatanggap sa umaga nito. Kaya narito po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pakalinisin mo ang aming mga puso. Patawarin po kami sa lahat ng aming kasalanan. At tulungan po kami, O Diyos, ni umaga namin po paunawaan ang mensahe po, Panginoon. At hinihiling ko rin po, O Diyos, na patuloy mong ihanda ang aming mga puso sa oras na ito. Ang aming mga spiritual na pagiling upang sa gayon ang salita ko ay patuloy na pumasok sa aming puso at hayaan mo na ito ay magugat, Panginoon. At sa aming pong pangaraw-araw na pamumuhay, ang mga salita mo na aming natutunan ay aming pong may apply sa aming buhay. Maraming salamat po at gawin mo tuntungan ng iyong abang lingkod upang ikaw ang siyang paitaas at maluwalhati. Salamat po, Panginoon, sa ngalan ng Jesus. Amen. Abisahin po ng Diyos ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Ang title po nito ay Ang Pagsugo kay Kristo ay naan patungo sa buhay ng walang hanggan at yung katimpala ng Diyos sa lahat o sa bawat pinabanal ng ating Panginoon. Ang grupo ng mensahe nito ay para po sa mga hanggang ngayon ay nanatiling questionable yung kanyang buhay na walang hanggan. Ang mensahe po ng ating Panginoon ay ang kaligtasan ay hindi po nakukuha o makakapta sa pamagitan ng ating pagiging matuwid o sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi ito po ay makakapta natin una dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos at sa ating pananampalataya sa Kanya. At pangalawa po, yung mensahe na ito ay sa bawat taong sumusunod sa ating Panginoon na kung saan ay katulad po ng talong ni Pedro na sinabi niya, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Ano naman po ang para sa amin? Ang mensahe ito, mga kapatid, ay magbibigay po sa atin ng tunay na pag-unawa na ang katimpala o yung bawat tao sumusunod sa ating Panginoong Diyos na naghahangad ng katimpala, ito po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Nasa desisyon ng Diyos. Amen ba? But God is true to His promise. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Na tayo po ay bibigyan niya ng reward. And that, the great reward is the eternal life. At habang narinito po tayo sa sanlibutan, yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo pupabayaan sa lahat ng ating pong pararanasan sa buhay. Ito po yung structure ng message na ito ngayong umaga. Una po, yung advice ni Jesus sa mayamang lalaki to give everything to the poor. And the second is Jesus teaches His disciples about the kingdom of heaven. Ang lalaking mayaman ay nais pong malaman ang mga bagay o mabubuting mabuting gagawin niya para siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po rito sa verse 16, isang mayamang lalaki na lumapit sa kanya at nagtanong, Guru, ano po ang kabutihan na kailangan kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Sa tanong pa lamang po ng lalaking mayaman na ito, ay makikita na natin na siya po ay naniniwala na ang mabuting gawain ay isa sa magiging susi upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa panahon po ng Panginoong Jesus, ang kayamanan po ay tanda ng pagpapala ng Diyos. At sila po ay naniniwala na kapag sila ay binibless ng Panginoon,
namumuhay sila na ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay sila ng matuwid. So, sa madaling salita, the more na sila po ay mayaman, ay mas lalong tumataas ang tingin nila sa kanilang sarili na sila po ay matuwid na tao. And makikita po natin dito, mga kapatid, na yung kanilang pinaniniwalaan na righteousness is the key to heaven. Kaya yun yung pong tanong ng mayamang lalaki na ito. Guru, ano pong mabuting gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Subalit yung sagot po ni Jesus ay makikita na sabi niya dito, kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Sundin mo ang mga kautusan. Sa Old Testament po, ang pagsunod sa utos ng Diyos, sa sampung utos, was an expression of faith. Ito po ay ipinapakita nila, pag sila po ay sumunod sa utos ng Diyos, ipinapahayag nila yung kanilang pananampalataya. Ganon din po sa New Testament. So parang hindi po sinasabi ni Jesus na ang salvation po ay sa pamagitan ng mabubuting gawa at pagsunod. But sabi ni Jesus, ang pagsunod ay natatanging ebidensya na tayo po, ang isang tao, ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Naunawa mo na rin. And a true believer obeys the command, the commands of God. Ang totoong pananampalataya ay sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya dito po sinabi ni Jesus sa lalaking ito, sundin mo ang utos ng Diyos. At ang utos na ito ay nakapaloob po doon sa yung sinabi ni Jesus sa greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. Sabi niya rin ito, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. So ito po ang utos na sinasabi ni Jesus. Of course, alam ng Panginoong Jesus ang nilalaman ng isip ng lalaking ito. So bakit yung instruction na ito ay hindi po nakadesign upang sa gayon ay takpan yung pagiging arrogante at pagtingin sa lalaking mayaman na ito na siya ay matuwid o malinis. Sapagkat sa kanyang pananaw, sa kanyang pag-aakala, ang lahat ng utos ng Diyos ay kanya na itong sinunod o sinusunod niya na ang utos ng ating Panginoon. Pero ang sagot po ng lalaking mayaman na ito, sinunod ko na po ang mga utos na yan simula pa ng aking pagkabata. Okay? Yun ang sagot niya sa Panginoong Jesus. But meron pa siyang karagdagang katanungan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Ano pa po ang dapat kong gawin? Ito po dagdag na question, tanong ng lalaking mayaman na ito ay nagpapakita lamang na meron pa siyang utos ni Diyos na hindi pa niya sinunod sa buong buhay. At para sa kanya, hindi pa sapat ang mabubuti niyang ginawa upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Para sa kanya ay meron pang mabubuting gawain na dapat niya itong gawin sa kanyang buhay. At higit sa lahat yung pagsunod pa sa utos ng ating Panginoon na kung saan ay magbibigay sa kanya ng tiyak na kaligtasan o buhay na walang hanggan. Sa first century po, ang mga tao
nagawa na sila na palagi silang naghahanap na pwede po nilang mabuting gawin bilang paghahanap nila sa mga susunod po na darating sa kanilang buhay. Ibig sabihin, lagi silang naghahanap na pwede nilang gawin na alam nila ito yung makakabuti para sa kanila. Baga sa panahon po natin, yung sikat na sikat ngayon, community pantry, di ba? Kahit saan ka pumunta, ang dami mong makikita. Ano? Ang dami natin makikita sa aling paligid na kung saan po ay sila po ay nag-create, no, ng mga goods at lahat ng ano ba pagkain o bagay na maaaring mapakinabangan. At sa totoo lang, masarap talagang tumulog. Amen ba? Masarap tumulog. In fact, ang sarap-sarap sa pag-iramdam pag ikaw ay makatulong sa kapwa mo. But, minsan ito po ay naaabuso ng tao na kung saan ang pinapaniwalaan na ito ay pwedeng gamitin nila o magiging lesensya nila, no, para sila po ay kaluguran ng Diyos at magkamit sila ng buhay na walang hanggan. At minsan pa ay naabuso dahil po sa maling intensyon ng tao. Kaya nga, sabi ng presidente natin, sige, tuloy nyo lang yung community pantry na yan. Pero bawal na mga, ano sabi ng presidente, bawal na, wala mga bata dito, no? Bawal na ang epal. Ano ba yung epal? Ano yung epal? Yun po mga politiko, nasasakyan ito po mga community pantry na ito, programa ng mga mayayaman para sa mga mahihirap, no, for the sake lang na sila po ay makilala at iboboto sa susunod na eleksyon. So, sa kahit sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami pong tao na gusto gumawa ng mabuti sapagkat yun ang inaakala nila na makakatulong sila sa kanilang kapwa at yun ang inaakala nila na kung saan ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, yung puntos na yun na ibibigay sa kanila ng Panginoon. At yung lalaki ito, sabi niya, ano pa po ang dapat kong gawin? And Jesus tells him to be perfect, he must give all to the poor. Kung gusto mong maging ganap, ibenta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at yung pinagbilhan niyan ay ibigay mo sa mga mahihirap. Sinagot naman po ng Panginoon, Jesus, yung tanong ng lalaki ito, no, concerning what he had to do to find eternal life. Sinagot lang siya ni Jesus. At yung sagot niya ay ganito, napakasimple. Sumunod ka sa akin, come by faith. No, sabi ng Panginoon, Jesus, sumunod ka sa akin, sumampalataya ka sa akin. O, sabi ng ating Panginoon Jesus Cristo. Sabi niya, bumalik ka pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Kaya lang, ito ang problema. Ano? Ito ang malaking problema sa lalaking mayaman. Dahil ang kanyang kayamanan ay isang malaking hadlang para sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yun ang malaking hadlang niya. Subalit pag ang ginawa niya ito, ibibenta niya yung kanyang mga ari-arian at yung pinagbintahan na ibigay sa mga mahihirap, ay inaalis ng lalaking ito o aalisin ng lalaking ito yung malaking balakid sa kanyang pagsunod
sa ating Panginoon. Amen? At pag ginawa niya yun, ito po'y pagpapakita niya na tunay niya ng sinusunod ang utos ng Diyos. Ano pa ang utos ng Diyos? Love your neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa. Pansinin po natin, doon po sa utos ng Diyos, ito po yung anim, ikalima hanggang ikasampung utos doon po sa Old Testament. But if you notice, sa huli, sabi dito ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa. Ano doon ba yung eksaktong pananalita na inyong utos na ibigin mo ang iyong kapwa doon sa Old Testament? No. But those commandments from 5 to 10 command na ating Diyos, ito po ay nagsasabi na dapat mong ibigin ang iyong kapwa kaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. At nakapanood po dyan sa pagmamahal sa iyong kapwa ay pagtulong sa mga nangangailangan. But unfortunately, itong lalaking mayaman na ito, meron siyang tinatawag na divided heart. Diba? Dalawa yung kanyang anahahatin sa dalawa. Yung kanyang puso. Yung magiging desisyon niya. Una, yung pagkasunod niya sa utos ng Diyos, which is yung ilan doon ay ginawa niya na bad. No? Bad. He did not want to surrender his life to the Lord. Hindi ayaw niyang isuko ang kanyang kayamanan, ang kanyang buhay, ang kanyang lifestyle sa Panginoon. Hindi siya nakahalang isuko yun sa Diyos. Maging yung mga priorities niya sa buhay, yung mga gawain niya sa buhay, hindi yun nakahandang hindi niya ito nais isuko sa ating Panginoon. Church, as if you want to follow Jesus and if you want to have eternal life, kailangan po natin tayo total na pagsuko sa ating Panginoon. Amen? Yan yung dapat natin gawin. Kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, isuko mo ang iyong buhay kung ano meron sa iyo na maaaring maghahan lang sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Dito po ay makikita natin mga kapatid na itong lalaking ito, sapagkat hindi niya gusto yung sinabi ni Jesus, ito pong lalaking ito ay umalis na malungkot. Umalis siyang malungkot. Ang sinabi ni Jesus, ibenta mo ang iyong mga liyan-liyan at ipamahagi ito sa mga mahihirap. In fact, ang lalaking ito ay nakalimutan niyang sundin ang unang utos ng Diyos. Ano ba yung utos ng unang utos ng Diyos? Exodus chapter 20 verse 2. You shall have no other gods. Di ko ba? Yun yung utos ng Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoon. So itong lalaking ito, umuwi siya ng malungkot. Bakit? His possessions, his wealth, his security, his lifestyle has become his gods. Para sa kanya yung Diyos niya.
yung kanyang kayamanan, kasaganaan, yung kanyang lifestyle, yung kanyang ginagawa, yun ang itinuturing niyang Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi siya handa na ito ay isugo sa Panginoon. Kaya siya ay umuwi ng malungkot. Tandaan po natin mga kapatid, lahat ng bagay na higit nating pinapahalagahan ang higit sa Diyos ay itinuturing nating Diyos sa ating buhay. Lahat ng bagay na mahalaga kaysa sa Diyos, yun ang itinuturing nating Diyos. Ang kaligayahan, kasiyahan sa buhay, ay hindi po makakanta sa maraming salapi o sa dami ng iyong salapi o kaya ba? Kundi ito'y matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. If you surrender your life to the Lord, pagka pagkikita natin ang taong ito, masaya siya dahil nakikita niya pinagpapala siya. Binibless siya ng Panginoon. Ganon din po ang tao. May mga tao na ang kanilang kaligayahan ay nakabase lamang sa mga magagandang nangyayari sa kanilang buhay. Subalit, pagkatapos ng kasiyahan na yan, dahil ang kaligayahan na yan ay hindi po nagmumula dito sa kaibutura ng kanyang puso, maaari ito mawala. Maaari ito mawala. Subalit, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay ating magkakamtan kung isusuko natin sa Diyos ang ating buhay. So lesson, salvation is by the grace of God. Amen? Amen. And not good works. Hindi dahil sa mabubuti natin gawa. Another lesson, if you want to have eternal life, surrender your life to God. Your possession, your wealth, your security, your lifestyle, isuko mo sa Panginoon. And you will have a real happiness in life. Mararanasan mo ang tunay na kaligayahan sa buhay. And the second part of this message this morning is Jesus teaches the disciples about the kingdom of heaven. Dito po ay makikita natin na sinabi ni Jesus sa verse 23 and 24 na sinasabi ko sa inyo, napakahirap papabila ang mayayaman sa mga pinaghahalian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang pagkaraan ang pamilyo sa punas ng karayong kaysa sa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Of course, hindi po sinasabi ni Jesus na yung mga mayayaman ay hindi pupunta sa langit. Hello? Hindi po sinasabi ni Jesus na yung mga mayayaman ay walang karapatan doon sa langit. Sapagkat kahit po sa Old Testament, ay marami po mga halimbawa ng taong mayaman. Subalit, kanila po sinusurrender o sinusuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon. And they remain wealthy and will have a share in the kingdom. Kahit sila po ay mayaman na, hindi nila nakakalimutan ng Diyos. At ginagamit nila ang kanilang kayamanan para sa kaharian ng Panginoong Diyos. But in the days of Jesus, yung mga tao po ay tumanggap ng katuan na kung saan ang mayayaman ay automatic na pupunta sa langit. Okay, yung mayayaman, ito yung katuruan ng panahon po ni Jesus. Na ang mayayaman ay automatic sila pupunta doon sa langit. Bakit?
Dahil unang-una, ang kanilang kayamanan ay ebidensya o makikita na ito po ay God's blessing sa buhay nila. And the poverty was seen as punishment for sin. Yung pagkakataon naman ay mahirap, no, sa panahon nila, ang tingin po sa mga tao may hirap na ito ay makasalanan. Kung dadalhin natin sa panahon itong katuruan na ito, papayag ka bang maging mahirap? Hello? Papayag ka bang maging mahirap? Walang choice. Bakit? Kasi kapag mahirap ka, magmahirap ka, makasalanan ka. Yun yung maling katuruan na kanila po nga na tinanggap noong panahon po ni Jesus. But Jesus made it clear na sabi rito, napakahirap sa isang mayaman na pumasok sa langit. At ito po ang ibig sabihin nun. Dito po yung in-illustrate po ni Jesus itong camel. Sabi ng Panginoong Jesus, mabuti pa sa isang pamelyo ay makakapasok, ito'y makakapasok sa butas ng karayong. Okay? Sa Jerusalem, yung Israel, ay kung titignan po yan sa mapa, no, sa top view, yan po ay hugis paa ng tao. Hugis paa ng tao. At meron po dyan malaking gate. Okay? At ito po ay no, napapaligiran po ng matibay na panel. Okay? At meron malaking gate. At doon po sa maliit na malaking gate na yun, meron po maliit na gate na kung saan ay yung tao lamang po makakapasok. Okay? At pagka ang mga Israel po ay pupunta no, doon sa galing po sa bus, mga malakal o may mga bisita, meron po silang dala-dala kasi yun po mga means of transportation sa kanila. Kung hindi camel, ay asno. Pero dito po sinasabi ay camel. Kamelyo. Ito pong kamelyo na ito ay hindi siya papasok doon sa malaking gate. Siya po ay papasok doon sa malaking, maliit na gate. At para siya makapasok, ang kamelyo na ito ay kailangan lumuhod. Para siya makapasok. Para siya magkasya. Ano po pinupunto rito ng Panginoong Jesus? It's about humility. Okay? Ibig sabihin, ang isang tao ay makakapasok lamang sa langit kapag siya ay magpapagumaba sa harap ng Diyos. Amen ba? At yun yung paraan na dapat natin gawin ay isuko natin sa ating Diyos, sa Diyos ang ating buhay. Magpakumbaba tayo sa harap ng ating Panginoon. At dito po, sa verse 27, sabi ni Peter, si Peter ay nag-protest sa after na marinig niya yung mensahe ni Jesus doon sa lalaking mayaman. At sabi niya sa kay Jesus, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? So itong si Peter ay naprotesta. Okay? But, aminin man natin o hindi, yung tanong ni Peter ay sumasalamin sa bawat Kristiyano nowadays. Aminin pa natin ko rin. Lord, iniwan natin ang lahat para sa iyo. Ano na po para sa akin? Ibig sabihin po rito ni Peter, anong kapalit ang aming pagsunod sa iyo? Anong kapalit ang aming paglilingkod sa iyo? And that is exactly na nangyayari po
sa ibang mga Kristiyano ngayon. Ang ating pagsunod sa Diyos, mga kapatid, ay naghahangad tayo ng kapalit. Nag-iingin tayo sa Diyos na magiging kapalit nito. Minsan ay naabuso pa ito. Minsan yung pagpapakumubahin na natin nagagawa. Bakit? Kasi bakit yung pananaw ni Peter na kung saan ay gusto niya sabihin, we have done something that deserve God's favor. Napala kay Pedro, dapat sila yung i-bless ng Panginoon, sila yung makakaranas ng makapagpapala at sila yung magkamit ng buhay na walang hanggan, wala nang question doon sapagkat sumunod sila sa Panginoong Jesus at iniwan nila ang lahat, no, sa kanila. Minsan po, mga kapatid, tinatanong natin ito sa ating sarili. In times of trials, we ask Him, Lord, ito po ba yung kapalit na pagsunod ko sa iyo? Pagdumaranas sa iyo ng mga pagsubok sa buhay, we tend to question Him. Tinatanong natin ng Diyos, ito ba yung kapalit na pagsunod ko sa iyo? Ito ba yung kapalit na pag-iwan ko ng lahat para sa iyo? Kumbaga parang dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon at ginawa yung nararapat natin gawin. Dapat tayo magkatakas tayo ng mas maraming favor mula sa Diyos kaysa sa ibang tao. Makikita po natin na agarang direview ni Jesus ang kanyang alagad na ito. Nasabi niya rito, ang sino ba magtiis na iiwan ang tahanan, mga kapatid? Nalalagi ko ba ang mga ina, mga anak, mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap na mga pakasandaang ibay at pagkaluban ng buhay na wala na. Yung rebuke ni Jesus na magaan, marahan, at sinabi ni Jesus yung promise, yung pangako ng Diyos sa bawat tao dapat na sumusunod sa Kanya. And the great reward is the eternal life. Amen? Mga kapatid, ito po yung magandang hamon sa bawat isa sa atin. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo. At huwag matitinan. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. So merong gantimpala ang Diyos sa bawat Kristiyano na tapat na sumusunod sa Kanya. And He never questioned yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Mayroong reward ang ating Panginoon. So, no one should say, no, sabihin natin sa ating sarili, ako po, Panginoon, ay naging masunurin sa iyo. Kaya deserve ko
ang mga bagay na ito. Amen ba? Walang sino ba na magsasabi sa atin ng ganito, Lord, tapat ka rin sumusunod sa iyo. Kaya deserve ko yung mga bagay na ito. Yung mga pagpapala na dapat ako pagpalain kahit yung aking pamilya. Bakit? It is God's decision. It is God's favor. Kaya lang favor. Hindi natin pinagtrabahuan. Hindi natin pinagsikapan. At yung blessing na natin, Panginoon, papakita niya tayo tapat na naglilingkod sa kanya. Wala mo rin kailangan. Ang Diyos ay tapat sa atin. Salvation is by grace and rewards in the life of God are by God's grace. Amen. At ang lahat ng mga desisyon na ito ay magagaling sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos at maganda-maganda.